So ayun mga kahanap, magandang hapon po sa ating lahat for today's vlog ay alip tayo ngayon sa Kubo at pasensya na kung ngayon ko ulit nakapag-offload, nakapag-vlog kasi guys, nung mga nakarang araw, sobrang sakit ang tuhod ko na umaabot sa point na hindi na ako makalakad, namamaga po yung tuhod ko. Dapat ngayong araw na to magpapacheck up ako, yung dapat kasama ko po, nalasing kagabi, kaya hindi nakapag-drive. So, siguro mamaya madaling araw na lang. Bukas na mga Marites. So, ngayon guys, hindi ilang araw kong hindi nakapunta dito. Pagbalik ko, parang may something na nabago may nangyari gayon. Kasi, pagdating ko, yung kaldero guys, sinaingan siya. Hindi ko nalimutan ko kasi ipasok yung bigas. Sinaingan siya, tapos yung sinaing, hilaw na hilaw. Siguro nang trip lang sila, tapos nag-akselan sila ng pagkain, sana mabusungan sila. Tapos guys, akala ko nawawala yung isang duyan, nilipat pala. Ibig sabihin talaga, may tao dito nung mga nakaraan. Hindi ko lang alam. Tapos, yung buko na yun, wala siya dyan kasi naglinis ako bago ako umalis. Something... may something nga guys na nangyari. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Hindi ko alam kung anong pakay nila. Sobrang kalat guys. Tiran nyo yung mga bote. Hindi ko alam. Feeling ko. Yung mga bote nakakalat. Hindi siya nakaganito nung pag-alis ko. Ibig sabihin, may pumunta dito. May nangyalam talaga. Kasi yung mga bote, nabawasan siya. Meron akong isang sako ditong bote na dapat ibibenta. Ngayon parang something happening here. Ilang araw kasi, parang 2 days ako hindi nakapunta dito. And then, ito naman yung microphone. Hindi ko kasi ito pinapasok mga kahanap. Gawa ng pumupunta-punta ako dito. Eh, nung nagkasakit ako, hindi ako nakakapunta dito. Ayan. Baka bawas na rin yung mga ilaw. Pero ang pinakaalaman talaga guys, ay yung mga bote, tapos itong buko na to, wala to dito nung naglinis ako. Tapos yung itak. May pumunta dito, nagsaing siya. Tapos nahila o pinabayaan na nila. Ganun sila kapakaalamin. Kanikot pa kamay, kaya ko pa. Tapos yung mga panghugas ko na plato, nasa baba. Oh, wala na akong panghugas. Ayan. Ayan yung kanin na sinasabi ko sa inyo. Nakasalang pa siya dito ha. Diba? Pakailamin naman nila masyado. Anyway, magpabot nga kami ng posporo na binali natin. So ayan guys, tayo ay mag-iinit ng tubig kasi dito tayo mag-merienda. Magagawa tayo ng hot cake. Kasi nung nakaraan, pancake yung ginawa. Nag-iinit ako ng tubig tapos nag-iinit ako dun sa pan, sa isa pa. Para kung sino naman po yung pumupunta dito nang wala ako, nang walang tao dito. Sana hindi ko kayo maabutan. Kasi kakasuhan ko kayo ng trespassing. This is my property. Kung nailan pa kayo ng mga ibang gamit. So, yun na nga. Yun talaga ang buhay. Sobrang kalat lang guys kasi yun nga kasi hindi naman talaga ako nakapunta ng mga nakaraang araw kaya siguro hindi naman talaga may sakit si kahanap. Namamaga po kasi yung tuhod ko na hindi ako makalakad nung mga nakaraan kasi sumasakit na rin yung tuhod ko, sumasakit siya
Pero hanggang gabi lang. Eh ngayon, kahit umaga, wala na siyang pinipiling oras. Kaya sabi ko talaga, makapacheck up na ako, guys. Iniisip ko kasi, dati, dati kasi guys, nasa Maynila ako, nagbakasyon kami sa Binondo, sa Bicol. April. Basta, month of April 2019 o 2018, hindi ko alam. Nagkaroon na lindol sa Maynila. Doon ako. Yes, nagkaroon na lindol. And then, hindi ko naman naka-aware sa mga ganun kasi hindi naman ako nakakaranas ng ganun kalakas na lindol pa. Tsaka, kung nakaranas man ako, dito lang yun sa probinsya namin, sa Bicol, parang, oh my God, naglindol! Kaya, ganyan. Pero iba pala siya pag nasa syudad ka, lalo na kapag nasa mataas kang lugar, kasi yung parang yung tito ko nakatera siya sa, hindi naman siya condo, para ano lang siya, yung parang hindi ko kasi mabigkas kung anong tamang pagkakabigkas sa kanya. Pero mataas din siya. Nasa may apat na palapag-ata kami. Ngayon, eh, pag nasa Maynila kasi ako guys, hindi naman ako nagdinilabas kasi nga, alam niyo man ako, hindi talaga ako yung, talaga ako, ano, parang hinahina ako sa maingay, sa polluted. Hindi, nasa loob lang ako ng bahay. Nasa double deck ako, nasa pangalawa. Tapos biglang, parang may nagsusuntukan sa kabilang kwarto. Oo, oh, ay naman nasuntukan nila, isip-isip ko. Kasi sobrang lakas, na parang naglalagad-duga na gayon. Tapos and then, nagpapatay sindi yung ilaw nung meron. Ganyan. Tapos, biglang bumukas yung pintuan, umasok yung tito ko, sabi niya, ha, nabilisan mo. Naglilindo, labas. Ganyan. Di, sobrang panic ako. Eh, may kumot ako noon, nakapulupot sa katawan ko kasi aircon yung bahay nila. Pagbaba ako, sumama yung kumot. Takot ko din kasi minsan, hindi ko pa tinanggal yung kumot. Pagbaba ako, sumama yung kumot. Tapos, parang umikot siya sa katawan ko. Nagduros ako. Tapos, ang naglanding ako sa Philippine National Laboratories. Sa ano? Sa doorknob. Yung doorknob ba naman ng tito ko, matigas. Parang alam yung doorknob na mamahalin, guys. Parang gayon. Tapos, hindi ko siya ininda kasi ang goal namin ay makaalis, makalabas, makabasa. Di habang lumilipas yung mga araw, nilalagnat ako, tapos namaga yung ganto ko. Ito kasi yung tumama, tapos itong likodan ko. Yan. Pero mas masakit yung nasa may balikat, hindi nalaglag nga. Sabi nung tito ko, sige na, papa-x-ray kita, gayan, kasi di ako makakain, nahihilo ako, parang may something talaga na mali sa pagkahulog ko. Parang gayon. Di yun na, pina-x-ray ako. Bago ko makukuha yung result ng x-ray, nagpasokan na, kailangan na umuwi. Kasi mag-i-enrollan na. Enrollan na ng senior high, parang gayon. Enrollan na ng senior high. Ngayon naman, pagpasok namin ng... daming kwento. Pagpasok namin ng... school, pupunta ko sa school. Ka-service kasi kami. Dati kasi mura pa yung service. Parang 800 lang yung monthly. Pero mahal na rin yun sa amin kasi ang hirap makitain ng pera. Di nasa unahan na kami. Sa unahan ako nakaupo, may katabi ako isa. Parang... sakto lang naman yun sa kaya namin. Kaya naman ng tricycle. Tapos ano nangyari? Palusong kami. Malapit na kami sa may highway kasi natawid kami na rinis. Palusong kami. Biglang kaming tumigil kasi may nakasalubungan kami. Eh, one way lang sa mga probinsya. Ano naman ang mga daan sa probinsya. May nakasalubungan kami. Di tumigil kami. Tigil talaga kami kasi hindi kami kasya na magkasabay na dalawa. Dalawang tricycle. And then, pagkatapos nun, din tumigil na kami. Tapos nag-start na yung tricycle yung service. Alam niyo yung pag-arangkada niyang gayon, pagbomba ng gayon. Hindi ko alam yung nangyari basta gumanon yung tricycle. Dito ako nakaupo sa ganito. So, biglang gumanon yung tricycle. Nag-roll over kami. Tapos, ang likod ko, ito. Ang part na to, dito. Hanggang dito sa may kita ako, pababa. Tumama sa bakal. Tapos, nadagaanan pa ako ng... si Kay, si Bill, ay si Mata.
si Baba. Parang apat yung nakadagan sa akin na medyo matataba. Grabe. Nung ding araw na yun, hindi ako pumasok kasi hindi ako makatayo. Hindi ako makatayo. Nung tapos, nagkaroon ako ng malalaking pasa, hindi ako makapasok ng ilang araw kasi nakahiga lang ako dyan. Tapos gumaling naman siya. Tapos nung nag-aaral pa ako, kapag nalalamigan ako, sumasakit yung ganito ko, namamaga, gayon. Tapos ito na yung kasunod ulit. Hindi ko alam, parang feeling ko yun yung naging dahilan kung bakit lagi sumasakit yung tubo. Kaya kailangan ko talaga magpa-check up. Hindi ko lang alam kung magkano x-ray. Yun yung kwento ko, guys. Diba? Baka ano naman, oh. Parang hindi mo aakalain na itong itsurang to na nahulog sa double dick. Nasa daganan pa ng... Hindi ko alam, parang sunod-sunod yung pangyayari na masasama. Kasi nung nagpasok ko, bigla, ako pa yung parang nakawawa. Bigla ko na nakapasok. Hindi, guys. Nag-init ako ng tubig. Dami ko na sila. Dami ko na ako. Pero piling ko talaga, yun yung nagiging dahilan kung bakit ako kung bakit sumasakit yung tuhod ko na bigla-bigla. Sama ko na to, guys, kasi nagawa ko ng happy. Pugasin ko lang yung kamay ko. Anyway, guys, daming kwento. Tayo naman ngayon ay gagawa tayo ng hot cake. Kasi nung nauna, pancake siya. Nakalagay siya sa karton na may pangalan pancake. Kaya pancake ang tinawag ko. Ngayon, gagawa naman tayo ng hot cake. Ito, guys, nakita ko lang siya sa Facebook. Tapos ginaya ko lang. Tapos nagtansya-tansya lang ako. Gayun. Guys, nagtansya-tansya ko lang. Ayun. Ito ba ginaya lang siya? Ito ka busy. Ayan, dyan ko. Dito ko na siya, guys, pinimix. Gawa ng piling ko kulang ang ano nito. Lahat na pinimix. Ito, guys, ay sarili ko lang itong invention. Hindi akong i-judge kasi this is my own way. Hindi naman talaga ako ano. So, ito po ay yung creme condensada. Tapos talagang ko siya lang i-bop. Kasi nung una, guys, ang ginamit ko ay ukaw-una ng luto ko, ang ginamit ko po ay evaporada. Tapos pangalawang luto ko na yung nagluto ako dito. Baka mata. Kaya nakita ka na? Sige. No, alas ka naman. Hindi, check lang.
Guys, kumukulo na yung ating tubig. Sadyan na natin muna. Nauligan na. Ito na yung ating hot cake. So dito ako magluluto sa taklog. Wala kayong maralo. Tapos guys, ganito yung ginagawa dati. Ano ko lang siya ng konting langs. Siya yung magiging parang langs. Yan nga, langs nga. Oo nga, langs. Sinama, isalama ko na yung butter. Itong dagta guys, malinis na. Linisin ko na siya. Sinamaan ko lang siya ng butter. Ito yung ginagawa namin dati ng mga bata pa. Tapos, meron tayo dito ang pansalok. Ito talaga yung gagamitin ko. Tapos ito. Ingat. Ano ko, inilak ko siya dito. Gagayin mo na yung kamay mo para malaman mo kung mainit na daw. Tapos natakloban pala siya guys. Titingnan natin kung bangat kasi yung ano ko guys. Sadyo. Tingnan mo yan. Doesn't matter. Yan, hagayin ko lang siya. Yan, naging na. Kailangan natin ang kutsara. Ay, kutsara. Dapat kasi guys, ito yung parang ano lang siya, parang banayad lang. Banayad lang yung kanyang apoy, hindi siya masyadong malakas. Tapos ito, tatakloban natin siya. Gayon lang, hanggang sa paulit-ulit, hanggang sa matapos kayo. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Parang itim ko naman. Ano ka dyan? Wala tayong pot holder. Nawala. Naubos? Hindi ko alam kung anong lasa nito guys. Pero... parang pa-perfect ko siya kayo. Oh my god, saya-saya ko. Oh, diba? Ang galing. Ta-da! Anguin ko na siya. Piling ko, nato na siya. Uy, ang galing. Na-perfect ko. Ta-da!
Isa pa. Isa pa, isa pa. Ano man yung kutsara? Nagsama na dito sa ano? Nadong malakas yung apoy, girl. Kailangan natin siyang hanguin, guys, kasi napakalakas ng apoy. Pero yun na din naman niya. Ganun lang yung gagawin niya, guys. Ulit-ulit lang yun. Dapat kasi hindi malakas yung apoy. Malakas kasi yung apoy. Natin. Nag-tripan yan. Nahuli ko lang sila para barangay ko sila. Ano iba dyan? Ano? So, ayan, naisin ko lang yung camera. Bakit kasi nakapoy, guys?
Last one. So, pwede na tayong merienda. So guys, ito na po yung ating nilutong hot cake. Noong nakaraan kasi pancake kasi nakalagay siya sa karton. Tapos kasama na siyang flavor. Kaya mas malinamnam siya kumpara dito sa itong ito. Basta ito. Yan yan. So ang gagawin naman natin ngayon guys ay lalagay natin siya sa plato. Ayan. Tapos meron tayo itong star margarine. Papahid natin sa ibabaw. Tapos lalagyan natin ng asukal. Yun talaga yung original hot cake na alam ko. So, ano siya? Lagyan natin siya ng star margarine sa ibabaw. Ayan. Tapos, asukal. Asukal di pa pa. Sugar. Papakain ng plato. Dalawa pa. Para hindi nakakayat yung inyong hot cake. Ito pa guys. Kumakan ng kutsara. Ito naman, baby yan. Talaga natin din pa ng star margarine. Dami ng kutsara dito oh. Ang kutsara lang dapat. Ayan. Ito mo nalagay yan sa asukal. Ito yung kain. Isog na ito. Tapos, asukal. Tikin nila ako masarap. Ako naman. Tikin nila? Alasan. Tikin ito yung binibenta na 5 pesos dati. Ngayon, ang mahal ko ito ngayon. 10 rin. Sa kantin. Kahit maliit. Ang sarap yung nasa kantin. Tutong. Mag-bigay talaga ako ng tutong na tutong. Tikman natin siya. Lasang tutong. Yung gili. Hindi mo lang sabi sa gula. Tikman ko sa sabi. Ah! Ang sarap siya. Alam mo ba sarap yung pancake kasi may flavor. Ano? Yung flavor yun ka. Harina. Ditlog. Yung. Tapos gatas.
Tapos yung ano na, parang pending ko. Ano? Makita yung playbo. Ito na. Itapat mo yun sa kanita. Sa ilalim. Buti mo. So ayun mga kahanap, katapos namin maglaro ng habulan, ng piringan, ng hampasan, nag-uwian na sila June. Nababalik daw sila mamaya kasi magpo-food trip daw sila dito sa camp kahanap. So, antayin ko sila. Pero uwi na muna kami gawa ng may gagawin. Mag-upload pa ako ng vlog. Kasi ilang araw na akong walang upload kaya kailangan ko na mag-upload. Ayan. Maraming salamat po sa suporta at pag hindi skip ng ads, pagko-comment at mag-share ng aking video. And mga kahanap, kung bago ko pa lang si channel ko, don't forget to subscribe. Ayan, thank you for watching. Bye-bye!